Tiniyak ng COMELEC na habulin pa rin nila ang mga pulis at mga guro na bigla na lang umatras sa araw mismo ng halalan. Target naman ng poll body na matapos ang pamahagi ng honoraria sa mga nagsilbing electoral board ngayong araw. Si Luisa Erispe sa detalye. Rise and shine, Luisa. Matapos ang pagkaantala sa barangay at SK elections sa ilang bahagi ng bansa at sa kabila ng mahigit 30 kumpirmadong election-related incidents, inanunsyo ng Commission on Elections na tapos na ang canvassing at proklamasyon ng mga panalong kandidato sa buong bansa. Dagdag pa ng COMELEC, masasabing matagumpay pa rin ang botohan dahil wala ni isa ang naiulat na may failure of election. Sa ngayon, ang natitira na lang na hindi pa napoproklama ay ang mga tablado ang boto at isang barangay sa Bicol na pinakialaman umano ng alkalde ang proklamasyon. Natapos lahat ng mga pagboto at saka yung canvassing and therefore masusuma total na natin ang lahat. Yung proclamation ng mga nagtay at saka yung subject sa raffle, sa bunutan o kaya sa Tosco, yung bukas lahat mangyayari yon. Para naman sa mga kumandidato, panalo man o talo, may bili ng COMELEC. Huwag sanang pabayaan na nakatiwangwang ang mga campaign posters sa kalsada. Dapat po talaga, 5 araw pagkatapos ng ating botohan, ay dapat po matanggal na ang lahat ng election para pernalya. Ako naman po naniniwala na yung po mga kandidato na talo man o nanalo ay susunod po naman sila. Kasi alam nila na may implikasyon nito yan sa mga susunod nila ng mga pagtakbo. Samantala, kahit naman tapos na ang halalan, nanindigan ng COMELEC na hahabulin ang mga tauhan ng Philippine National Police at mga guro na biglang umatras na magsilbing electoral board sa mismong araw ng eleksyon. Nagdulot kasi ito ng pagkaantala sa botohan sa ilang bahagi ng bansa, lalo na sa Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao. Kakasuhan ng COMELEC ang mga tumangging gampana ng kanilang tungkulin kung mapapatunayan na hindi makatwiran ang dahilan ng mga ito. Nag-train na kami. Pagkatapos naglingkod na sila, nakuha na yung mga ilang eleksyon para pernalya, kung meron man o kung wala pa, bakit biglang nag-withdraw? Paano kami kung walang pangpalit sa kanila kaagad? But ang akin lang po is, sana walang withdrawan pag sa election day. Kung sinasabing tinakot halimbawa, pwede ma-report ka agad sa amin para ma-actionan po namin. But not on election day. Kasi po, nakaset up na tayong lahat, nakapila na yung tao, tapos mag-withdraw tayo. Para pong hindi katanggap-tanggap yung ganong klaseng kadahilan, yung ganong klaseng aksyon. Plano naman anyang kausapin ng COMELEC ang BARM hinggil sa umunoy takutan kung bakit umaatras sa mga electoral board sa rehiyon. Ang gusto rin natin makausap ay ang ating ministry ng sa Bangsamoro on higher education. Kasi ang pinakamadami nag-withdraw doon sa kanila. Sa ngayon, tuloy-tuloy naman ang pamamahagi ng honoraria sa mga nagsilbing electoral board noong nakaraang eleksyon. 10,000 para sa chairman ng EB at 9,000 naman sa mga miyembro ng board. Matatanggap ito ng mga guro na tax-free. Target ng COMELEC matapos ang pamamahagi bukas. Sa mga insidente naman na may kinalaman sa eleksyon, tumaas ang bilang nito mula sa 29, ngayon ay nasa 32 na. Nananatili namang 19 ang nasawi habang tumaas ang bilang ng sugatan sa 28. Luisa Erispe para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.